Narito na ang inyong pinakahihintay na ating papaksain ang tungkol sa hulaan natin ang inyong magiging kapalaran sa paparating na o sa Year of the Dragon o 2024. Hulaan natin at lagi niyong tinatanong sa akin kung anong inyong kapalaran ngayon. Isa-isay natin yan kung ano ang kapalaran nyo sa darating na taon. Unahin natin yung mga isinilang na nasasakupan ng Year of the Pig. Sila yung mga isinilang noong 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, at 2019. Kaya kung kabilang kayo sa taon na aking binabanggit, simulan nyo nang tumutok sa ating usapin na sa ganoon ay makamit na ninyo ang matagal na ninyo hinihintay patungkol sa kung ano ang kapalaran nyo sa year 2024. Ito na ang inyong pinakahihintay na ating pag-uusapan. Ang inyong kapalaran sa year 2024, sisimulan nating pag-usapan ang kapalaran ng mga isinilang sa animal sign na pig. Ito ang mga ipinanganak noong 1947, ulitin ko lang, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, at 2019. Ano ba ang kapalaran na naghihintay sa kanila sa year 2024? Sila ba ay suswertehin o dadaan sa mga pagsubok sa buhay? Sa pamamagitan ng numerology, iisa-isayin ko ang pagtukoy sa kapalaran na naghihintay sa mga taong ipinanganak sa taon na aking nabanggit kanina. Ngayon, kapalaran ng mga isinilang noong 1947, suswertehin ka na aninaw na makaka-jackpot ka sa loto. Napakaswerte na mga isinilang sa taon ng 1947. Maganda ang naghihintay sa kanila. Kahit sabihin na sila ay may edad na, hindi pa rin natatapos ang pagdating ng swerte sa kanila. Isang sorpresa ang naghihintay. Malaking halaga ang kanilang makakamit. Hindi ito inaasahan. Pero darating sa iyo, pwedeng isa sa mga mahal mo sa buhay ang tutupad ng iyong mga pangarap na hindi natutupad nung ikaw ay kabataan pa. Ito ang iyahandog niya sa iyo. Yung malaking halaga naman na binabanggit, pwedeng mula sa swerteng sa isang pagtaya sa mga numero, pwedeng sa loto, jackpot ang naaninag dito. Kaya subukang tumaya at baka ito na nga ang sinasabing pagdating ng swerte sa buhay mo. Sa kabila ng naaninag na swerte, may paalala rin sa iyo ang kapalaran. Kinakailangan mong ingatan ang kalusugan sapagkat may banta ng pagkakasakit. Kung ano man ang kakaibang nararamdaman sa katawan, ipinapayo na magpasuri agad na sa ganon, hindi na ito lumubha pa. Tandaan, ang maagang pagsusuri ay mainam. At laging tandaan, ang magandang kalusugan ang siyang pinakamahalagang regalo sa atin ng Panginoon Diyos. Kaya ingatan ang iyong katawan. Umiwas sa mga pagkain
na makakasama sa iyo. Maswerte ka sa mga numerong 12, 31, 15, 34, 16, at 14. Subukang tayaan sa loto at baka ito ang maghatid sa iyo sa jackpot. Pampaswerte na dapat gamitin ngayong 2024. Paglagay sa tahanan ng Lignum Omnibus Charm, isabit ito sa inyong living room. Okay din na laging isuot sa iyong katawan ang Energizer Magnetic Power Pendant. Makatutulong ito upang ilayo ka sa pagkakasakit. Okay rin ito upang lumakas ang katawan mula sa karamdaman. Maswerte ka sa araw ng Sabado. 1959, dadaan sa pagsubok, ngunit ngingiti ang swerte sa iyo sa kagalagitnaan ng 2024. Pag-usapan natin ang magiging kapalaran ng isa pang nasa animal sign na pig. Sila yung mga ipinanganak noong 1959. Alamin nga natin kung maswerte ba sila sa taon na 2024. Batay sa pagsusuri sa taon ng karawan sa pamagitan ng numerology, itong mga isinilang sa taon ng 1959 ay dadaan sa pagsubok sa unang taon ng 2024 mula Enero hanggang buwan ng Hunyo ay may masalimuot na pagdaraanan sa kanyang buhay si 1959. Hindi naman masasabi na malas, ngunit may mga pangyayari na hindi gaanong kagandahan, partikular na sa usaping pananalapi. Kumbaga, apektado ang iyong income. Kung may negosyo ka, asahan ang paghina nito. Ipinapayo na mag-isip ng mga bagong idea kung paano pasisiglayin ang negosyo. Hindi po pwede ang magpabaya dahil tuluyang babagsak. Ito naman, kung ikaw naman ay nagtatrabaho pa, paigtingin pa ang kasipagan. Ngunit, asahan na sa ikatlong bahagi ng 2024, mula buwan ng Hulyo hanggang pagsapit ng Disyembre, ay sisigla ang kapalaran mo. May swerte na darating sa iyo. Pagdating sa iyong kalusugan, sa una at ikalawang bahagi ng 2024, bantayan ang sariling pangangatawan. Umiwas sa mga lugar na makakaapekto sa kalusugan. Lumayo rin sa bisyo. Maswerte ka sa numero 15, 11, 7, 22, 33, at 40. Magdadala ng swerte sa iyan, kaya gamitin kung paano ka makakakuha ng swerte sa mga numerong nabanggit. Mahalagang lucky charm na dapat gamitin, importante ang paglalagay sa loob ng tahanan o lugar ng negosyo ng Lignum Omnibus Charm. Isabit ito sa inyong wall upang haglangan niya ang negatibong paparating at umakit ng swerte sa inyong pamilya. Mainam rin ang paggamit ng Lignum Charm, keychain o pansabit sa bag o kaya sa inyong bewang, partikular kung isa kang lalaki. Kung babae ka naman, Lignum Omnibus Charm bracelet, pero pwede rin sa lalaki. Pero, sabi ko nga, pwede rin sa lalaki o babae. Alin man sa dalawang nabanggit ay pwede sa inyo. Kumporme na sa inyong pagnanais na gamitin. Maswerte ka naman sa araw ng Biyernes. Punta naman natin ang kapalaran ni 1971. Aahon mula sa nakaraang pagsubok ang swerte paparating sa 2024. Kung nitong 2023, dumaan sa mga pagsubok si 1971. Asa ngayong paparating o ngayong 2024 ay agad na malulunasan kung ano ang mga pagsubok na yon.
Dadaloy ang swerte sa unang bahagi pa lang ng 2024, mula buwan ng Enero hanggang buwan ng Setyembre ng nabanggit na taon. Ay asahang walang patid ang pagdaloy ng swerte sa kanya. Magbubunga ang kanyang pagsisikap at makakahulagpos mula sa nakaraang pagsubok sa buhay. Kung nakakaramdam ng lungkot noong year 2023, asahang mapapangiti siya ngayong 2024 at ang saya ng buhay ay mararanasan niya. Mainam na pumasok sa pagninegosyo. Malaking swerte na naghihintay sa kanya dito. Kung nagbabalak pa rin na magtrabaho sa ibang bansa, pupwede pa dahil may swerte doon. Pagdating sa usaping pamilya, pwedeng sumagana sa taon na ito, may magandang hinaharap sa Year of the Dragon itong si 1971. Sa kabila ng swerte na nakikita, may nababanag pa rin naman na hindi kagandahan, partikular sa pagpasok ng buwan ng Oktubre sa taon na binabanggit. May sulyap ng apoy. Pwedeng maganap ang kaguluhan sa pamilya. Pinapayo rin na umiwas sa iskandalo. Iwasan na uminit ang ulo sa panahong ito hanggang Disyembre. Magbubunga ng hindi maganda para sa iyo. Ipinapayo na maglagay ng lignum omnibus charm sa inyong tahanan o lugar ng negosyo. O kaya rin na gumamit ng lignum omnibus bracelet, ganon din ng lignum omnibus keychain. Mamili sa yan, sa dalawang yan. Nasa sa iyo na lamang kung alin sa dalawang ito ang nais mong gamitin. Pero yung pambahay ay kailangan talaga. Maswerte ka sa numero 9, 28, 18, 27, 55 at 10. Subukan mong tayaan ang mga numerong yan. May kaibat na swerte para sa loto. Pagdating sa kalusugan, huwag masyadong pagurin ang sarili. Mainam din ang mag-relax. Mamasya lang gumaan ang pakiramdam mo. Araw na maswerte sa iyo ay Biyernes. 1983, pagbangon mula sa nakalang pagsubok, ang pagyaman at pagkamit na swerte ngayong 2024, yan ay magaganap. Kung dumaan sila sa tila pasan na krus ang mga isinilang noong 1983, nitong 2023, huwag ka nang mangamba sapagkat ang pagpasok ng year 2024 ay magsisimulang umusbong ang napakaswerteng taon sa iyo. Kapaligtaran ng 2023 ang magaganap sa year 2024. Kung hindi ka sinwerte ng taon na nababanggit, asahang dadaloy ang napakaswerteng panahon sa iyo sa Year of the Dragon. Sa lahat ito ng aspeto, para sa pananalapi, swerte ka sa karir, swerte ka rin sa negosyo, ay dadaloy ang swerte mo. Sa madaling salita, napakaswerte mo sa susunod na taon. Ngunit, huwag abusuin ang katawan dahil kapag inabuso mo ang sarili, pwedeng tamaan ka ng karamdaman, magkasakit at maging problema mo. Kaya kung may nararamdaman ka, magpasuri agad sa doktor. Tandaan, ang higit na swerte ay ang maayos na kalusugan. Sa usaping pag-ibig, maganda ang daloy nito. Maganda ang pinahihiwatig, ngunit may pangitain ng tukso, kaya iwasan ito. Maswerte ka sa numero 3, 22, 7, 10, 32, at 39. Asahang may swerteng hatid sa iyo ito. Maswerte ka naman sa araw ng Miyerkules. Gumamit ka ng lignum omnibus charm sa loob ng tahanan o lugar ng iyong negosyo.
upang madamay ng swerte ang buong pamilya. Mainam rin ang paggamit ng Energizer Magnetic Power Pendant na sa ganon, ang banta ng masamang kalusugan ay iyong maiwasan. Punta naman natin si 1995. May daluyong ng suliranin. Ngunit sa ikatlong bahagi ng 2024, yayakapin din ang swerte si 1995. Ang simula ng 2024 o Year of the Dragon ay hindi gaanong maswerte sa mga isinilang noong 1995. Asahan ang malaking pagbabago sa takbo ng kapalaran sa taon ng dragon. Ang pagsubok ay susulpot. Kinakailangan na kayanin ito at huwag kang papagupo. Dahil sa dulo ng pagsubok, naroon ang swerte. May magandang pangako sa iyo ang year 2024 sa ikatatlong bahagi ng taon. Buwan ng Oktubre sa nabanggit na taon ay unti-unting makakaahon ka sa mga pagsubok. At ang swerte ay mararamdaman mo. Ang babala ng pagkawala ng trabaho o pagbagsak ng hanap buhay ay posibleng maganap sa una at ikalawang bahagi ng taon. Ito ang sinasabing pagsubok, kaya paghandaan. At kung naaninag na ito na magaganap, baguhin ang pagkilos upang hindi ito mangyari sa iyo. Posible rin na magkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng iyong pamilya na lalong magpapabigat sa problema mo. Pero ulitin ko, sa huling tatlong buwan ng 2024 ay doon malulusaw ang suliranin at ang linaw ng pagdating ng swerte ay iyong makakamtan. Mahalaga ang paggamit ng Lignum Omnibus Charm Bracelet o kaya ang Lignum Omnibus Charm Keychain. Kung may negosyo ka, mainam ang paglalagay ng Lignum Omnibus Charm for business. Pero kung walang negosyo, huwag nang gumamit ng ganitong paglalagay. Ang Lignum Omnibus Charm ay panlusaw sa mga negatibo na darating sa iyo para mapaaga ang pagdating ng swerte. Maswerte ka sa numero 6, 25, 44, 50, 12, at 56. Subukan itong tayaan sa loto. Naaninag ang pagwawagis sa jackpot. Maswerte ka sa araw ng Lunes. Makulimlim ang kapalaran sa unang bahagi ng 2024. Ngunit sisigla ang swerte sa huling tatlong buwan ng taon. Bagamat nasa batang edad pa lamang si 2007, asahang maaga niyang mararanasan ang mapaklang kapalaran. Ibig sabihin nito, bahagyan susulpot ang suliranin sa kanyang buhay, pero kayang-kaya niya itong lusutan. Iwasan ang pakikisalamuha sa mga kaibigan na may mga bisyo. Dumistansya sa kanila dahil pwedeng ihatid kanila sa malaking gusot ng buhay. Okay makipagkaibigan, pero maglaan ng limitasyon. Nauunawa mo na marahil ang tama at mali sa buhay. Bahagi ng pagsubok ang bilikay nito sa iyo. Ang makulimlim na pangyayari ay posibleng maganap sa pamilya. Kinakailangan na maglagay ng Lignum Omnibus sa tahana. Okay rin na gumamit ka ng Lignum Omnibus Charm Keychain or Bracelet. Sa tatlong buwan na lalalabi sa year 2024, ang makulimlim na bahagi ng kapalaran ay muling magliliwanag. Darating ang magandang bukas ng swerte sa iyo bago pa magtapos ang 2024. Masusupresa ka sa hindi inaasang swerte na yayakap sa iyo. Pagbutihin ang pag-aaral, magbubungayan ng maganda sa susunod na mga taon tungo sa maganda mong kapalaran. Maswerte ka sa numero 45,
11, 18, 9, 20, at 31. May puwang sa swerte sa mga numerong ito. Mapalad ka sa araw ng Biyerkules. 2019, ang mga bata na isinilang sa taon na ito, laging bantayan upang hindi tamaan ng karamdaman. Madalas na yakapin ng pagkakasakit ang mga batang isinilang noong 2019, kaya pinapayuhan ang mga magulang na bigyan ng sapat na atensyon at vitamins. Iwasan na ipasyal sa mga lugar na maraming puno at masukal. Ingatan ang inyong anak. Yan po ang kapalaran o yan ang huna natin sa magiging kapalaran ng mga isinilang sa taon ng baboy o year of the pig. Ito yung mga ipinanganak noong 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, at 2019. Kung ano man ang narinig nyo hindi maganda sa inyong kapalaran na tinutukoy, babay, paglabanan yan at lumiko sa landas tungo sa swerte at umiwalay sa daan na papunta sa kamalasan. Kung ikaw naman ay may magandang narinig sa kapalaran mo sa year 2024, mainam na huwag maging kampante bagkos kumilos ka at landasin mo ang lugar tungo sa swerte. Huwag lumiko tungo sa lugar ng kamalasan sa buhay. Nakaka-apekto yan. Ang ating tinalakay ay isang patnubay lamang. Dahil nga marami sa inyo ang humihiling na talakayin ko o hulaan ko ang inyong magiging kapalaran sa paparating na taon, ito na po yun. Pero ulitin ko, ang tunay na nakakaalam sa ating kapalaran, syempre ang ating Panginoon Diyos. Ang aking tinalakay ay isang gabay, isang patnubay lamang, nang sa ganoon makaiwas kayo sa malas o negatibong binabanggit. Dalhin ang iyong sarili, dalhin ang iyong kapalaran sa swerte na paparating para sa iyong buhay ngayong 2024. Hanggang sa susunod na ating pagsusuri sa inyong magiging kapalaran, abangan nyo ang ikalawang bahagi nito. Nang sa ganoon, makumpleto natin ang 12 animal sign. Yan po. Hanggang sa susunod, ang inyong lingkod, si Shalir Haila, na laging nagsasabi sa inyo, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang. Click nyo lang yan. Thank you.